Kaya gusto ng Panginoon yung unclean na puso, yung matigas na puso, na hindi makinig-kinig ng salita ng Diyos, na hindi o binabaliwala ang salita ng Diyos kapag kanyang napapakinggan. Gusto mong lumapit sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, pagagalingin ang anumang karamdaman mo. Kung ikaw ay nasa poverty, lumapit ka sa Diyos, ang Diyos na magpapala sa iyo. Pero paano ka lalapit? Ibigay mo muna ang puso mo. Dahil ang puso mo ay malamig sa Kanya. At ang ipapalit ng Panginoon sa puso mo, ang ipapalit ng Panginoon sa puso mo, clean, true, tender, and warm. At bago niya ibigay yan, kailangan mo na ibigay mo muna ang iyong puso sa Kanya. Pag sinabi mong ibigay ang puso sa Kanya, ibig sabihin buong sarili ay ibigay mo sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi lang kalooban kong masusunod. Ang kalooban mo na, iyong iyon ako. Amen. At isusurrender ko ang puso ko sa iyo. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang spiritual meaning. Nito sinasabi niya, papalitan ang puso mo, bibigyan ka ng bagong puso. Ayon dito sa 2 Corinthians chapter 5:17, ang lahat ng nakay Kristo ay pawang bago na. Ang lumang pagkatao ay lubipas na. Narito, siya ay bago na. Paano ka magiging nakay Kristo? Bago. Paano ka mababago? Ang puso mo, ang una mong isurrender sa Panginoon. At ang puso mo ay ipagkaloob mo sa Kanya at makikita mong buhay mo. Ang pagbabago sa buhay mo ay mangyayari at sasabihin mo na sa sarili mo, Panginoon, draw me close to you. Hallelujah! Kaya sa mga nakikinig na may mga karamdaman, may mga problema sa buhay, isang dahilan